Amazing Grace. Hi, hello. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat, kayo pong inaabot ng pakikinig at panonood ng video ito. Kayo po muli ay nandito sa aking programa, ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Eh Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Oo. Ang tatandaan natin ay ito. Ano 'yon? Ang mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundo. Ano yung ating tatandaan? Ang mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundo. Bakit naman ito ang ating tatandaan? Sapagkat may kaugnayan ito sa ating pagbasa, yun hong ipagbasa tungkol sa isang tusong katiwala na siya'y tatanggalin na sa kanyang pamamahala sapagkat may sumbong laban sa kanya at binigyan pa naman siya ng pagkakataon para makapagsulit o makapagulat sa kanyang Panginoon. At sinasabi sa talinghaga na ang Panginoon mismo ay nagsabi na sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan kung ang kayamanan sa mundo'y hindi kayo mapagkatiwalaan ng magkakatiwala sa inyo. Tingnan po natin ang mga karakter at ang mga katangian na pwede nating matutunan sa atin pong pagbasa. Hanguin na po natin sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang kabanata po ay 16, mga talata 1 hanggang 13. At ganito po ang nakasaad. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, hito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at palitan mo. Gawin mong 50. At tinanong naman niyang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Hito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa, hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ito po ang mabuting balita ng atin pong buhay na pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Tayo po ay nagpapatuloy. Ano po yung ating tatandaan sa atin pong pagninilay ngayon? Ang atin pong tatandaan, ang mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundo.
mapapansin natin sa ating pagbasa, mayroong isang katiwala, may isang Panginoon, may isang nagsumbong, di ba? Mayroon namang mga taong may utang, mayroon namang tatanggalin na sa pwesto, di ba? At nung siya'y tatanggalin na sa pwesto, lahat ng nagkakautang sa kanyang Panginoon ay pinagbabawasan niya ng utang na lista, di ba? Makikita natin dito yung pagiging wais, matalino, mapagbigay, mapagkawanggawa, napakamabait, mabuti ang Diyos. Makikita rin natin dito, talinghaga. Alam naman natin ang talinghaga ay madalas nating sinasabi, maikling larawan o salaysay na naglalarawan ng makalangit at makaespiritual na katotohanan. Si Jesus madalas ay nangangaral sa pamagitan ng patalinghaga upang maitindihan lamang ito ng mga taong makakaunawa sa kanya, upang hindi magkaroon ng butas ang mga kaaway niyang nakikinig sa kanya na naghahanap palagi ng kanyang mali na masasabi o magagawa. So ang talinghaga ay isang maikling salaysay, maikling kwento na naglalarawan ng mensaheng makalangit, makalangit na katotohanan. So puntahan na po natin ang mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundo. Unang puntos na gusto nating puntusan ay ito. Sabi ng verse 1, sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya tinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Actually, putol po itong ating pagbasa. Hindi natin mababasa sa dulo na talagang tinanggal yung katiwalang tuso o tusong katiwala sapagkat binigyan pa siya ng pagkakataon para makapag-ulat. So, pinagawa muna siya ng report. Maaaring kaya siya pinagawa ng report ay upang ito yung pagbasihan nang pwedeng ikatanggal niya ng tuluyan. Bagamat sa pasimula ay nagbigay ng babala sa kanya yung kanyang Panginoon o yung kanyang amo, yung kanyang boss. At sa talinghagang ito, ang kumakatawan sa kanyang amo at sa kanyang Panginoon ay walang iba kundi ang Diyos. At ito namang tusong katiwala ay kumakatawan sa iyo, sa akin, sa ating lahat na pinagkatiwalaan ng Diyos anuman ang mga tinatangkilik natin sa buhay. At mismong itong ating buhay ay pinagkatiwala sa atin. Yun nga lang ay depende sa atin kung paano natin ito gagamitin. Kung ito ba'y aabusuhin natin, lulustayin natin, o gagamitin sa tamang pamamaraan ng paggamit. So simulan na po natin. Una, nakarating sa ating pagbasa, nakarating sa kanyang amo, nakarating sa kanyang Panginoon, yung kanyang ginagawa, yung kanyang trabaho bilang isang manager, katiwala. Una, hindi lingid ang ating mga gawa. Sabi natin kanina, ito'y talinghaga. Pinagkatiwalaan din tayo ng Diyos ng maraming bagay. At sa lahat ng ating pagtupad sa mga tungkulin, pagganap sa mga tungkulin ipinagkatiwala ng Diyos o inilagay ng Diyos sa ating mga balikat, ang lahat ng ating paggawa hindi po lingid sa Diyos. Maaaring na itatago natin ng ilang sandali, na itatago natin ng ilang buwan, ilang taon, pero sa Diyos ay hindi natin maitatago. Maaaring maitago natin sa ating kapwa, maaaring sa ibang tao, pero hindi po nalilingid sa Diyos. Kagaya ng ating pagbasa, ano ba ang narinig at nakarating sa kanyang amo? Ano ang sabi dito? May taong mayaman na may isang katiwala, may nagsumbong sa kanyang nilustay nito ang kanyang ari-arian. So nakarating sa kanyang Panginoon ang kanyang paglulustay o paggastos o pandaraya sa kanyang Panginoon doon sa ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang Panginoon bilang isang manager, isang katiwala. So hindi malinaw din, hindi malinaw kung paanong nilustay, ginasta, ginamit ng katiwala yung kanyang kayamanan o yung kayamanang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Samantalang doon sa alibugang anak, malinaw kung paanong nilustay ng alibugang anak yung kayamanang daladala niya sa malayong lupain na natanggap niya sa kanyang ama. Inespecify doon kung paano niya nilustay at ginastos. Pero sa ating pagbasa, hindi po inespecify kung paano. Pero nakarating ito sa kanyang Panginoon, sa kanyang amo, kaya siya ipinatawag. Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. So nagkaroon po ng babala, warning, na siya ay tatanggalin na sa kanyang
tungkulin ano ang dahilan ng kanyang pagkakaalis kung maaari na siya'y tatanggalin ang paglustay, yung hindi niya ginamit sa tamang pamamaraan yung kayaman ng ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang among mayaman. Alam natin na sa kanilang bansa, sa Israel, iba sa ating kapanahunan. Dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, kung ikaw ay mayaman, kung ikaw ay mayroong malaking negosyo, may malaki kang kumpanya, ikaw ay mag-hire ng mga taong mapagkakatiwalaan mo o yung mga taong maaasahan mo. At kapag sila'y hinire mo, kinuha mo, uupahan mo sila, babayaran mo at sesweldohan sila buwan-buwan para meron silang kita at makapagpatuloy sila sa kanilang trabaho at makagampan sa kanilang tungkulin bilang pinagkatiwalaan mong mamahala ng iyong kumpanya, ari-arian, lupain o kayamanan. May sweldo silang matatanggap buwan-buwan. Pero sa bansang Israel, iba ang pamamaraan, iba ang custom doon, iba yung tradisyon doon, iba yung kalakaran, iba yung sistema. Ang sistema doon ay kung ikaw ay mayaman sa kanilang bansa at gusto mong pangasiwaan ng isang tao, o kung gusto mong may mangasiwa at mamahala sa iyong kayamanan, sa iyong sambayan, sa iyong ari-arian, sa iyong lupain, sa iyong mga hayupan, kukuha ka ng isang tao, hindi mo siya uupahan, kundi ipagkakatiwala mo sa kanya yung iyong kayamanan, ari-arian, lupain, mga hayupan, mga tao, or ano paman. Basta't maglalagay ka ng isang fixed na amount na ito yung ibibigay sa iyo sa panahon na ikaw ay mag-uulat o magsusulit. So, may takdang halaga na ibinibigay yung kanyang Panginoon doon sa taong pagkakatiwalaan niya. E paano yung kanyang kita? Bahala na ang taong ito na kinuha mo na magpatong ng halagang gusto niya bilang kanyang komisyon, bilang kanyang kita or upa sa kanyang pagtatrabaho. Ang mahalaga, kung ako yung kanyang Panginoon, ibigay mo lang yung nararapat na dapat na halaga para sa akin. Kung ito'y 100, kung patungan mo ng 20, 30, 40, 50, bahala ka na, sa'yo na yung patong mo. Ang mahalaga, maibalik mo sa akin yung 100. O hindi ba? Kaya nga dyan yumaman yung mga tax collectors nung panahon ng ating Panginoong Yesus. Di ba yung mga maniningil ng buwis, kinuha sila ng pamahalaang Roma, ng gobyernong Roma, para maningil ng buwis sa mga Hudyo, sa mga Israelita. At ito namang mga taong pinagkatiwalaan na maningil ng buwis, sobra-sobra yung patong ng kanilang pagsingil. Pero yung kanilang pagpatong na yon, lumalabas na mas malaki pa yung kanilang kita kaysa doon sa buwis na para sa bansang Roma, para sa gobyernong Roma. Kasi malaki yung kanilang patong sa pagsingil ng buwis. Kaya nga galit na galit sa kanila ang kanilang mga kababayang Hudyo, ang kanilang mga kababayang Israelita, sapagkat napakataas ng patong. Doon sila kumikita sa pagpatong. Ang mahalaga, maibigay sa bansang Roma, sa gobyernong Roma, yung halagang buwis na dapat ibigay sa kanya. So ganito dito sa ating pagbasa. Itong manager na ito, itong katiwalang ito, ay mayroong fix na dapat na isulit, iulat o ibigay doon sa nagkatiwala sa kanya ng yaman at bahala na siyang magpatong. So mayroon siyang kita. Hindi sa zero, meron siya. Ang problema dito sa ating pagbasa, yung sumbong. Ano ba ang sumbong? Balikan natin. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Meron siyang kita eh, meron siyang income. Ang problema, dito sa sumbong, pati yung pera na nakalaan para sa kanyang Panginoon, maaring napapakialaman, maaring nilulustay o nagagasta. Siguro may bisyo, siguro may pinagkakagastusan. Kaya nung makarating ito sa sumbong ng taong nasa kapaligiran niya, makikita natin na hindi agad siya tinanggal. Binigyan siya ng pagkakataon. So una, hindi lingid ang ating mga gawa. Tayo man na nabubuhay sa mundong ito, hindi lingid ang lahat ng ating ginagawa
sa harapan ng ating Panginoon. Hindi man lantad ngayon, maaaring bukas, maaaring sa ibang araw, kung hindi man ngayon, bukas at magpakailan. Ayan. So ano ang ating pinagninilayan ngayon? Ang mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundo. Unang puntos, hindi lingid ang ating mga gawa. Sumisingaw pa din. So yan ang una. Pangalawa, nung malaman at marinig nung tusong katiwala nung manager na siya ngayon ay tatanggalin na, nagkaroon siya ng problema eh. Ano ang sabi ng verse 4? O verse 3, sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Di ba isang malaking suliranin ang dumating sa kanya eh. Kapag siya natanggal na sa kanyang pamamahala, sa kanyang pangasiwa, sa kanyang trabaho, sa tungkulin, at ito naman ang malaking problema ng mga taong nagtatrabaho, di ba? Kapag sila natanggal, o di ba, 2 taon na ang nakakaraan na magkaroon tayo ng pandemya, isang malaking dagok, pagsubok sa mga taong naghahanap buhay, mga nagtatrabaho, mga namamasukan, ang mawala ng trabaho. Bakit? Ang kasunod ng pagkawala ng trabaho ay ang pagkawala ng kita. Kung mayroon ka mang pera, unti-unti ang mauubos sapagkat wala kang kita, wala kang trabaho, walang pasok. Maaring ito yung dumating dito sa ating tusong katiwala. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin ako ng aking amo sa pangasiwa, hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman ako magpalimos. Ano ang kanyang naisip agad? Hindi niya kayang magbungkal ng lupa. Pangalawa, nahihiya naman siya na ano? Na manglimos. Ang kanyang isipan agad ay nandun si pinakamababang uri ng pagkakitaan ng hanap buhay o ng trabaho at yung panglilimos. Isang gawain ng isang taong wala ng ibang maaasahan kundi ang tao sa paligid niya at ang Diyos lang. Kasi paglilimos eh, pulubi. Ang dating agad sa kanya, siya'y mamumulubi. Pero ano ang sabi sa ating binasa? Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Tingnan niyo yung kanyang isipan. Medyo umalagwa. Nagkaroon ng tinatawag na liwanag. Nagkaroon siya ng pamamaraan, ng pagpaplano. Ano yung kanyang pinlano? Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 50. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya, isulat mo 80. Ano ang kanyang ginawang strategy? Lahat ng mga taong may utang sa kanyang amo, pinuntahan niya. At yung lahat ng nagkakautang sa kanyang amo ay pinagbabawasan niya. O, diba? At teka muna, hindi mo magagalit yung amo, yung kanyang Panginoon. Eh sa ating pagbasa, pinuri pa nga siya ng kanyang Panginoon. Pinuri pa nga siya ng kanyang amo eh. Eh bakit pinuri siya? Actually, nabanggit na natin kanina. Ang isang katiwala na pinagkatiwalaan ng kanyang kayamanan, nabanggit natin na yung kanyang Panginoon may fixed, may takdang amount, halaga lang na siya'y hinihintay na ibibigay ng kanyang katiwala. Hindi siya swelduhan, hindi siya sinisweldohan, pero meron siyang kita sa pamagitan ng pagpatong. Ito yung kanyang komisyon. Yung halaga na masisingil niya, halimbawa 100, papatungan niya yun ng 120, 130, 150. Yung 50 kanya, yung 100 sa kanyang Panginoon. Kaya po pinuri ng amo ng kanyang Panginoon dito yung tusong katiwala, sapagkat kitang-kita natin na yung tusong katiwala ang ibinawas niya doon sa mga utang ng mga taong may utang sa kanyang Panginoon ay yung kanyang komisyon, yung kanyang kita. Isinakripisyo niya na yung kanyang kita. Ibig sabihin, nagkaroon ng discount yung mga tao. Nasubukan niyo na bang bumili? At kapag ikaw ay nakakahingi ng discount, iba tuwang-tuwa ka. Bakit? Nakatawad ka eh. Patawad naman. Pag pinresyohan ka 120, pwede mo 100, ibibigay sa'yo, tuwang-tuwa ka na, di ba?
Parang ang bait-bait niya sa'yo. Nabaitan ka naman sa kanya. Kaya ano ang gagawin mo? Di ba balik at bibili ka ulit sa kanya? Bakit? Nakakahingi ka ng discount dun eh. Nakakahingi ka ng tawa dun eh. So ibig sabihin, yung taong nakahingi ng discount, naglulubag ang loob dun. Bumabait ang loob niya doon sa taong binilahan niya. Ganon din maaari yung mga taong ito na babawasan ang kanilang pagkakautang. Nabawasan na rin yung kanilang utang. Itong lalaking katiwala, itong katiwalang ito, dumating man ang panahon na siya'y mga ilangan, matanggal man siya sa kanyang trabaho, may mga taong tatanggap sa kanya sapagkat nagawa niya ng kabutihan. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo, nung kita niya, nung komisyon niya, na dapat niyang kitain dito sa taong nagkakautang sa kanyang Panginoon. Kaya po pinuri ng Panginoon niya itong tusong katiwala sapagkat hindi naman siya nalugi. Ang tawag dyan ay win-win situation. Nakuha na ng tusong katiwala yung loob ng kanyang Panginoon. Nakuha pa ng tusong katiwala ang loob ng mga taong nagkakautang sa kanyang Panginoon. Pagdating ng panahon na siya naman ang mga ilangan, may mga taong kukup-kup at tatanggap sa kanyang tahanan. Hindi ba yun yung kanyang plano? Hindi ba yun yung kanyang sadya? Kaya ang ikalawang puntos ay ito, gumawa ng mabuti gamit ang kayamanan ng mundo. Ano ang sabi ng verse 8? Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. So ano ang dapat natin gawin? Sa mga kayamanan ng mundong ito, dapat natin gamitin sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa para ma-win natin yung kanilang kalooban, para makuha natin yung kanilang kalooban. Tatandaan natin, ang paggawa ng mabuti ay aani din ng kabutihan. Wala tayong gagawing mabuti sa ating kapwa na hindi gagantimpalaan. Hindi man ang mga taong ito, kundi ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala. Ano sabi doon? Maubos man, may tatanggap naman sa buhay na walang hanggan. So maubos man ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sa paggawa ng mabuti, sa pag-abot sa pangailangan ng iba, sa paggamit ng kayamanan sa pagtulong sa kapwa, meron pa ding laang gantimpala at ito yung buhay na walang hanggan. So ang ibinawas lamang noong tusong katiwala doon sa mga nagkakautang sa kanyang Panginoon ay yung kanyang kita, yung kanyang komisyon. Hindi niya naman nilamangan o dinaya ang kanyang Panginoon, kaya siya pinuri ng kanyang amo. So makikita natin sa ating pagbasa yung pagiging matalino, wais. Pagiging wais noong tusong katiwala, at makikita din natin dito sa ating pagninilay na dapat din nating matutunan yung maging mapagbigay, yung huwag maging makasarili. Na minsan parang ayaw nang magsakripisyo. Yung tusong katiwala, nagsakripisyo siya. Hindi baling wala siyang matanggap ngayon, at least sa susunod na mga panahon na siya'y mga ilangan, mayroon ding taong kukup-kup sa kanya. So siya'y naging matalino, naging mapagbigay, di ba? Makikita rin natin sa ating pagbasa na nawin niya, nakuha niya yung loob ng mga taong nagkautang sa kanyang Panginoon. At maaaring ito'y naging kaibigan pa rin niya. Kaya nga, ang kayamanan ng mundong ito ay gamitin natin sa pakikipagkaibigan. So yun yung ikatlo. Una, maging matalino, maging mapagbigay, at maging palakaibigan. Gamitin natin ang mga bagay na ibinigay at ipinagkatiwala ng Diyos sa atin para ano? Makapag-win. Makakuha tayo ng mga kaibigan sa buhay na ito. At pangapat, maghanda para sa kinabukasan. Tingnan po ninyo yung ginawa dito sa ating pagbasa, contrast ito doon sa alibughang anak. Siya nilustay niya ang lahat ng nasa kanya, pero hindi siya naghanda sa kanyang kinabukasan, sa kanyang future. Pero sa ating pagbasa, maaaring itong tusong katiwala, nagkamali sa kanyang pangangasiwa, sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya, pero bandang huli, nung siya'y talagang matatanggal na sa kanyang trabaho, sa kanyang posisyon, sa kanyang pangangasiwa,
naging matalino siya, naging mapagbigay siya, naging palakaibigan siya, para ano, maihanda yung kanyang kinabukasan na pagdating ng panahon, hindi siya tuluyang maging pulubi, hindi siya tuluyang magbungkal ng lupa para lang mabuhay sa kanyang sarili. So, maghanda sa kinabukasan. Itong mga bagay na ating tinatangkilik, hindi lang para sa ating sarili lamang. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Gagamitin natin ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos, na ibinigay sa atin ng Diyos para umabot sa ating kapwa. At maubos man ito, sabi ng ating binasa, may tatanggap pa rin tayo sa buhay na walang hanggan, sa tahanan ng walang hanggan. Ano sabi ng verse 9? At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanan ng walang hanggan. So yun ang ating pangalawa. Ano ang ating pinagdinilayan? Ang mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito. Unang puntos, hindi lingid ang ating mga gawa. Pangalawa, gumawa ng mabuti gamit ang kayamanan ng mundo. At pangatlo, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Bakit ito pumasok? Sabi ng verse 11, kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa, hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Pinabanggit natin kanina na ito po'y talinghaga. Maikling salaysay na naglalarawan ng makalangit na katotohanan. Ang Diyos ang ating Panginoon sa ating talinghaga. Ang katiwala ay ikaw at ako na pinagkatiwalaan ng ating buhay, pinagkatiwalaan ng mga bagay na ating tinatangkilik, at ang tunay na kayamanan ay ang langit o ang buhay na walang hanggan. At sinasabing ang Diyos lamang ang dapat unang paglingkuran ng tao. Sabi niya, walang makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Dahil kung nasaan ang ating puso at isip, yun ang ating pinapanginoon. Kaya kung ang ating puso at isip kalooban ay nasa kayamanan, siya ang ating pinapanginoon. Kung ang laman ng ating puso at isipan ay ang ating Diyos, siya ang ating pinapanginoon. Tatandaan natin, sabi natin, ang Panginoon, siya yung namahala o nagtiwala sa tusong katiwala na hindi siya agad tinanggal sa kanyang pangasiwa, kundi binigyan ng pagkakataong makapagulat, makapagsulit upang tingnan, timbangin, sapagkat sa ating pagbasa hindi sinasabi na siya'y tuluyang tinanggal, bitin ang ating ebanghelyo. So, ibig sabihin, tayong mga pinagkatiwalaan ng Diyos, nasa atin ang desisyon, nasa atin ang pagpili kung ang pipiliin natin ay ang maging mabuti sa ating kapwa o ang maging makasarili na nilustay sa sarili, inubos sa sarili ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ikaw at ako ay pinagkatiwalaan ng Diyos at ang lahat ng mga ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos, hindi yan ang ating Diyos, hindi yan ang ating Panginoon. Yan ay ibinigay at pinagkatiwala lang sa ating Diyos. Ang Panginoon at Diyos pa rin natin ay ang Diyos na nagkatiwala na mga bagay na atin pong tinatangkili. Kaya, hindi dapat na ang ating buhay nakasentro sa mga bagay na tinatangkilik sa kayamanan ng mundong ito, pero ang kayamanan ng mundong ito, ang mga bagay na tinatangkilik natin, ay gamitin natin sa ating pakikipagkapwa, pero ang number one pa din na ating Diyos ay ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. So, tatandaan natin, tayo ay mga katiwala na ang ating buhay at ang ating tinatangkilik ay ipinagkatiwala lamang. Ang tunay na kayamanan ay ang langit, buhay na walang hanggan. Ang Diyos lamang ang dapat unang paglingkuran. Tatandaan din natin, mabuti ang Diyos. Hindi agad tinanggal yung tusong katiwala sapagkat binigyan ng pagkakataon tayong lahat. Hindi naman tayo tinatanggal agad, hindi naman tayo agad in-expire sa ating pagkakamali, sa ating pagkukulang, hindi naman agad tayo kinukuha ng hininga, hindi agad tayo pinapatay ng Diyos. Bakit? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos sapagkat sabi nga,
Ang Diyos ay Diyos ng maraming pagkakataon. Hindi lang siya second chance. Siya ay Diyos ng maraming chances. Siya ang Diyos na nagbibigay ng maraming pagkakataon sa ating buhay. So ato, ano yung ating pinagnilayan? Ang mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundo. Unang puntos, hindi lingid ang ating mga gawa. Pangalawa, gumawa ng mabuti gamit ang kayamanan ng mundo na pinagkatiwala sa atin. At pangatlo, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Na ang dapat, ang unang-una na dapat nating paglingkuran, ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay na nagkatiwala at ipinagkatiwala sa atin ang mga bagay na nasa mundo. Maraming salamat po, at kung kayo naman po ay napagpala ng video ito, huwag nyo naman kalimutan na mag-like, mag-subscribe na din kayo. Pindutin na rin yung bell icon dyan at piliin yung all para anytime na mag-upload ako ng video, kayo po'y manonotify. I-share nyo na din ang video ito sa mga tao inaakala ninyo makakatulong sa kanila sa kanilang pagbabahagi. Malay nyo, mapagpala sila, at ikaw na nag-share ay mapagpala din. Hindi ko man mabanggit yung ating mga supporters, subscribers, and viewers. Alam na po ni Lord ang inyong puso't kalooban. Salamat po sa inyong pagtangkilik, pagsuporta sa pag-play, at hindi pag-skip ng mga ads. Maraming salamat. Malaking tulong po yan sa YouTubers na katulad natin ng mga small YouTubers. Ang akin lamang pong masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Malakas ang ulan sa amin, hindi ko alam kung dinig sa background. Bye-bye, God bless. I've got some best banana. Maraming salamat sa inyong panonood, at kung kayo naman ay napagpala, huwag niyong kalimutan na mag-like and share, mag-subscribe na din, at kalimbangin ang bell icon na inyong makikita sa ibaba ng video upang kayo palaging updated sa aking mga video kapag ako ay may bagong upload. Maraming salamat! God bless and I love you with the love of the Lord! Bye-bye! In case he passes by this way, and can you pass this on to Minnie so she knows where we're at? And you better send me your address so that I can send